Ayan guys, ang bago ang bahay. So, pag-i-like naman ang aking video. Like and share, and don't forget to hit the notification bell para lagi po ang update sa akin. So, ayan guys, ngayon, bibigyan ko kayo ng tips kung paano ba talaga pumayat ng madali. Or, madali ba? So, 21 days or 1 month yun. Ang ginawa ko, so, pasayaw-sayaw lang muna ako noong una. Kasi, syempre, ayaw kong biglayin yung pawan ko na bumagsak. So, kasi pangit naman na yung pagpayat mo, kumbaga, yung nagiging ano, halimbawa, pumayat ka na parang tumanda ka. So, kailangan pumayat ka na maging fresh ka. Na, example, pumayat ka, parang bumata ka. Hindi yung pumayat ka, para kang tumanda. So, ayun, pakunti-akunti kung inaral yung proseso kung paano pumayat. Kung paano ako pumayat. So, kasi noong una, kain lang ako ng kain. So, wala akong iniindang pagkain. So, hindi ko mapigilan kasi parang lagi akong gutom. Yun. So, kain ang kain. So, noon talaga yung katawan ko, hindi naman talaga ganun. So, lahat naman tayo kapag dalaga, kapag mataka, maganda ang katawan. So, habang tumatanda, so, lumulobo din ang ating katawan. So, kailangan maagapan natin yung paglobo ng ating katawan. Pero, lumobo naman talaga yung ating hanggang like 62 kilos ako. So, ayun. Parang na-insecure ako sa sarili ko kasi syempre, yun na yung time na alam niya na mawawala kami. So, ayan. Bibigyan ko kayo ng tips kung paano kayo paano nyo mapigilan nyo hindi kayo masyadong kakain. Kumbaga, yung feeling yung na lagi kayong busog. So, ayan. Pero lagi pa rin akong kumakain. Pero hindi na siya yung pagkain na talagang full. Yung talagang busog na busog ka. So, parang pakiramdam mo, ayaw mo nang kumain. So, konti lang yung pagkain mo. Pero, busog ka na. So, ayan. Number one tips. 30 minutes bago ka kumain. Uminom ka muna ng isang basong tubig. So, yun yung ginagawa ko. Kapag kumain ako, iinom lang ako ng isang basong tubig. 30 minutes bago ako kumain. Yun. Parang busog ka na nun. Kaya, pag kumain ka, konti na lang kakainin mo. Kasi, kumain ako. Kapag kumakain ako rito, kasama ko yung anak. Nandiyan yung amo ko, ayun niya na nakikita niya kung yung parang konti ang pagkain. So gusto niya nakatambak din yung pagkain sa plato ko. Ayan. So kaya ayun ako tumambak. So pero ngayon, sabi niya sa akin, bakit ka kumaya? So may problema ba? Sabi ko na wala akong kumain. So kailangan ko lang talaga maano ko yung katawan ko. Pag kumakain kami, pag konti ang kinakain ko, nagagalit siya. So, ang pagkain ko, so tips number 2. So, ang pagkain ko, minumuya ko siya. So, parang kumakain ka na matagal, humuyain mo siya talaga ng mabuti. Para, yun, makadagdag oras. So, yun ang ginagawa ko. Iniwan ko lang sa inyo kung paano yung gawin ang pagpapayat. So, yun ang ginagawa ko. Kasi yung amo ko, madami talaga siya kumain. Saka, magkaharap kami kumain. Ayaw niya konti ako kumain. Mabilis ako kumain. Na mauna ako matapos kumain. Ayaw niya nang gawin magugay siya. Kaya, ang ginagawa ko na lang, mumuyain ko, patatagalin ko yung pagkain sa bilik. Mumuyain ko mabuti.
bago ko siya lulunuin. So, paano makikipagsabayan na ako sa ang mga kawain? So, ayun. Tips number 3. Ito guys, yung tips number 3. Ito talaga yung number 1 na nakapagpapayat sa akin. Tips number 3. So, pagkagising nyo ng umaga, hindi pa kayo naghihilamos or wala pang laman ang tiyan. So, kumuha kayo ng lemon. So, kalahating lemon, then coffee. So, walang sugar yun. So, ilagay nyo sa baso nyo yung coffee sa kalahating baso ng mainit na tubig. Tapos, pigain nyo yung kalahating lemon dun sa baso nyo. Then, yun lang, coffee and lemon. Tapos, hot water. So, yun. Tapos, dadalhin nyo ng malamig na tubig. Yung parang kalahati lang. Iinumin mo siya ng maligam-gam. Hindi siya mainit. Maligam-gam na tubig. So, yun muna ang iinumin nyo bago kayo mag-anos. So, ayan. Yun ang ginagawa ko pala. So, dito sa akin, so, ang ginagawa ko, nandito, meron ako sa kwarto ko. Kasi pagkagising ko, bago ako bumaba. So, ayan. May coffee ako dito. Dito ko siya linalagay para, pero dito siya sa kwarto ko. Ito yung kwarto ko. May initan ako ng tubig dito sa kwarto. Tapos, itong kalahating lemon. So, pipigyan ko to sa baso. Dito yung baso ko, maliit lang. So, ayan. Pipigyan ko siya dito. Tapos, talagyan siya kalahating mainit na tubig. So, ayan. Yan lang muna ang inumin ko bago ako bumaba. So, bago ako magpagustan na sa umaga. So, minsan, iinom ako nito, nakakaligis na mga isang oras. Yeah. So, madali talaga siya magpaligis. Pero sabayan niyo pa rin exercise. Para mas maganda yung pagkaanin ng katawan niyo. So, parang hindi siya kulubot ang pagka alam mo, umayat ka, pero masisig yung katawan mo. So, parang matitigas kapag sinabay mo siya. So, kung tinatamad naman kayong mag-exercise, habang nasa bed kayo, itaas nyo lang yung dalawang paa nyo. Yung dalawang paa itaas nyo parang nasa L. So, kasi tayo pagkagising natin, kung pagkagising ko, cellphone agad ang hinahawakan. So, karamihan naman ganyan, di ba? So, ayan guys, karamihan naman, di ba? Pag pagkagising, cellphone agad ang hinahawakan. Di ba? Tapos, ayun, ang ginagawa ko habang nagsiselfon o nagsiselfon na nakahiga ka pa, tinataas ko yung pack. So, yung parang siyang naka-L. So, halimbawa, nasa ano, parang siyang naka-L. Itaas nyo lang yung paano, 30 minutes, 15 to 30 minutes. So, yun naman kung paliit na siyang naka-L. So, ganun lang ako. Yun lang ang talaga ginagawa. Kahit hindi ako araw-araw na nag-exercise. So, yung mga sakit ko, pag-uusin ko, masasakit ang ako mag-exercise. So, ang ginagawa ko lang, ayun. Pagkagising ko, tinataas ko yung parang L siya. Naka-L. Mga 30 minutes, 30 minutes bago ako bumaba. Ayun na lang ang ginagawa. Kasi, syempre, marami tayong trabaho ko. Nakatrabaho tayo. So, nakapatama din araw-araw. So, nag-exercise ko na twice a week. Minsan nga, once a week. Kasi, tinatama ko lang. So, pagkagising ko, yun ang ginagawa. So, ayun guys. Sinuot ko yung pants ko. So, sumpara ko talaga.
ano, grabe yung tinayot ko kasi yung pants ko. Di ba? Thank you.